Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ay bibigyan ko kayo ng tips kung saan din kayo pwedeng makapag-book ng air ticket online na mababa lang ang kanilang processing fee at mababa lang rin ang kanilang or mura lang rin ang kanilang mga ticket. So ito yung ginagamit ko, AirPods. So kung wala kayo nito, mag-download lang kayo sa Play Store. At i-open lang natin yung app. And ito na. So, dito din ako kadalasan nagbubook ng ticket online, no? So, sa homepage niya, makikita natin sa ibabaw yung flight at hotel. So, i-click lang natin yung flight para makapag-search tayo ng mga murang ticket. So, dito may one-way and round trip. So, i-change lang natin into one-way kung one-way lang. So, for example, Davao to Cebu. So, dito naman sa departure or choose date, pag i-click nyo yan, makikita nyo agad sa calendar yung mga presyo ng mga bababang ticket. So, yung mga nakakulay green, yan yung mga nakapromo ng mga air ticket. So, for example, i-click natin yung 1,028 ng October 1. So, naka-promo to. And, kung ilan, travelers, no? Pag okay na, click lang natin. At dito, makikita nyo na yung list ng mga available flights sa araw na yon or sa araw ng October 1. At kapag ka hindi pa kayo nakapag-login, so automatically magpa-pop up dito yung login, no? Or sign in. And then, pwede nyong gamitin Facebook and Google. So, for me, Google or the Gmail account, no? And, okay na. So, dito, makikita nyo na merong recommended, cheapest, early departure, fastest, and early arrival, no, na mga sorting. So, kung gusto nyo makita yung pinakamura na air ticket that day, i-change nyo lang into cheapest. So, automatic kasi ito, pag recommended, automatic, cheapest talaga yung mauuna na flights. So, for example, for me, i-click natin yung Cebu Pacific na 926. So, dito, makikita nyo yung flight details ng Cebu Pacific. So, sa ibaba nito, makikita nyo yung select na icon. So, i-click lang natin yung select and then the checkout na button din. At dito sa next page, ay mag-a-add na kayo ng passenger's details. So, i-click lang yung passenger's details at ilagay yung tama na spelling ng pangalan, no? Kasi kapag mali-mali yung spelling, baka hindi kayo makapasok sa boarding or i-reject kayo sa boarding, no? And also, baka makapagbayad pa kayo ng mas mahal sa pagpapa-change ng inyong pangalan. So, yun. Dapat correct yung nakalagay. Tama yung nasa ID at nasa information dito. Okay, pag okay na, contact details, maglagay din kayo ng contact details. So, i-click lang ninyo yung contact details. For example, Maria de la Cruz at yung email, ilagay nyo yung email and the phone number. Thank you.
Okay? Pag okay na yung details, tama na lahat, pagka-review nyo, okay na, click lang kayo sa continue or proceed to payment. Click continue. So, dito, makikita yung payment methods no, na available. So, meron, meron ditong QRPH, GCash QR, 7-Eleven, Cebuana, BPI. So, pag QRPH yung gamit nyo, ganito lang yung payment instruction na gagawin nyo. At kapag GCash QR naman, so ganito din yung payment instruction na gagawin nyo. So, meron tong processing fee, ang GCash, no? Worth of 80 plus something. So, maa-add na automatic dun sa presyo ng ticket at processing fee, no? Automatic, madideduct yan sa inyong GCash na account. So, meron ding over-the-counter, yung sinabi ko kanina, 7-Eleven, Cebuana, and meron ding direct debit, which is BPI and Union Bank. Meron ding credit card, Visa, or meron ding debit card, at e-wallet. Yung pinaka madali lang gamitin yung e-wallet, no? So, meron tayong Maya at GCash. So, commonly, ito naman talaga yung ginagamit, no, yung GCash. So, meron itong processing fee na 100 plus. So, ganito yung payment instruction ng GCash. So, ganun lang kadali, no. Pagkatapos niyong makapag-book, ay mag-i-email sa inyo agad si Erpaz. At, yun lang. Napakadali lang i-operate.